Hello, hello mga ka-chong, mga ka-guys! Welcome back to my channel dito kay Hubert Simply Tag. So ayun mga ka-chong, mga ka-guys, ay tuturuan ko kayo kung paano ba talaga ang proper, kung paano ba talaga ang tamang pag-handfeed ng mga maliliit na ibon, kaya ng mga lovebirds, cockatail, African lovebirds, so yung mga ganun mga ka-chong, mga ka-guys, ano? So by this time mga ka-chong, mga ka-guys, ipapakita ko sa inyo actual, no? Paano ba talaga ang proper? Kasi meron tayong dalawang sinasabing kung paano natin sila susubuan ng pagkain. So gaya lang sinasabi nila na crop feeding at saka yung sinasabing na parang force feeding, no? So yun ang sinasabing crop feeding. Magkaisa lang yun. Crop feeding or force feeding, magkaisa lang po yun. So meron naman sinasabi, kumbaga simple lang yung pagpapakain ng mga alaga natin. Yung baga, yung host, ito, gaya dito, no? So ito, pag force feeding po mga ka-chong, mga ka-guys, yung nagamit, ito ay pinapasok natin sa lalamunan nila. So kinakailangan nila ito para mabuhay po sila mga. So ganun po yun mga ka-chong, mga ka-guys. So yung iba naman, halimbawa kung tuka ito, so ganyan-ganyan lang, simple lang. So hindi pinapasok. So yun po mga ka-chong, mga ka-guys. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano natin sila aalagaan. Kasi minsan, pag mga bago pa lang yung mga ibon yung mga ka-chong, mga ka-guys, ay kinakailangan natin talaga sila i-force feeding o crop feeding. So ganun po, saka na natin sila hayaan kung matututo na sila kung halimbawa ay sanay na po sila kumain. So saka na natin sila i-train kung paano sila lumapit, yung mga basic tricks po mga ka-chong, mga ka-guys. Okay? Wag na po natin patagalin mga ka-chong, mga ka-guys. Ito na po. Tingnan po ninyo. Hi guys! Welcome back to my channel. So ayun po mga ka-chong, mga ka-guys, pinaganda na natin ang pagkain yung mga alaga natin. Ano? So meron tayong dalawang cockatail mga ka-chong, mga ka-guys. Ito ay pearl cinnamon ata ito or pearl yun lang. So ibig sabihin mga high mute po ito mga ka-chong, mga ka-guys. So by this time, I am using a syringe. No? Ito ay isang fiberglass. Tsaka ginawan po natin ito ng hose. So itong hose ay nabili lang po natin sa mga store kung saan ay merong ganito. So gaya ng mga hardware. So yun mga ka-chong, mga guys. So ngayon ginawa ko itong DIY na formula ng ating mga alaga, no? So ito ay pinaghalong Cerelac. So hindi lang basa-basa na Cerelac kung anong flavor, basta importante either fruit mix, no? Or basta wag lang yung banana mga ka-chong, mga guys. So yun po mga ka-chong, mga guys. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba ang proper. So by this time, ang gagawin natin ay mag-crop feeding po tayo kasi since bago pa lang sila, hindi pa sanay natin. I mean, hindi pa sila sanay kumain talaga ng mag-isa. So if force feeding natin o i-crop feeding natin, mga ka-chong, mga guys. So ito na po. Tingnan nyo. So ayan mga ka-chong, mga guys, so meron na tayong isa dito, ano? So itong si cockatail nito, si baby cockatail ay wala pang pangalan. So kung sino man po yung makapagbigay ng pangalan, ay ibibigay na natin yung pangalan niya. So sa ngayon ay hindi pa siya sanay talaga na kumain ng isa, although parang medyo nasasanay na siya. So dalawa po ito, ano, na ibibigay mo kayo ng example kung paano mag-crop feeding. Kasi tinatanong ko sa atin mga ka-chong, mga ka-guys, ng ating mga manunood or mga subscribers natin kung ano ba talaga ang proper na pag-crafting. So ganito po yun, ano? So ngayon, by the way mga ka-chong, mga ka-guys, pag maghanda po kayo ng pagkain ng ating mga ibon ay dapat medyo mainit-init pa po, ano? So huwag ninyo pong malamig na. So ngayon ito ay nasa, ano pa lang, medyo mainit-init pa, ano? So, bagong gawa ko pa lang to, ano? So, ngayon ay bibigyan natin itong alaga nating kakatil mga ka-chong, mga guys. So, wag muna natin i-overfeeding, ano? So, wag natin pupunuin kahit mga ganyan lang siguro, ano? So, ayan.
Yeah. So ngayon po mga ka-chong mga guys, since hindi pa po niya alam kung paano kumain ng sarili. Although ayan, meron na siyang tendency sa sarili, ano. Pero ngayon, ipapakita natin kung ano yung proper. So unang-una mga ka-chong mga guys, ay hawakan natin yung kanyang ulo. So ayan. So ganyan mga ka-chong mga guys, no? So ngayon ay dahan-dahan natin ipapasok ito, pero kinakailangan patayo, ano mga ka-chong mga guys. Okay? So pag ganyan po, di ba? So dahan-dahan natin ipasok at saka ipubuhos natin lahat. So ayan mga ka-chong mga guys. So ngayon busog na po siya. So hindi po siya nasaktan, hindi po siya kumbaga nabigla, no? Now, kung ika-crop feeding po natin o force feeding, no, huwag natin hayaang paganyan, no, papasok natin, huwag. So dapat napatayo siya yung ganyan. So kaya po nang nakita niyo mga ka-chong mga ka-guys kanina. So yun. So since busog na siya mga ka-chong mga ka-guys, sabi ko nga kanina, wala pa po siyang pangalan. So just comment po sa comment section para mabigyan natin yung pangalan. Kung ano yung may suggest yung pangalan mga ka-chong mga ka-guys. So yan. So yung isa naman po, ano, titignan natin. I-demo ko pa rin sa inyo paano siya kakrab feeding. Sandali lang. So yan po, welcome back mga ka-chong mga guys dito kay Hubert Simply Vlog, ano. So ulit, ito yung pangalawang kakatil natin, no, na i-demo ko sa inyo paano po yung mag-crab feeding or force feeding. So ito naman po ay talagang medyo hindi sila parehas ng kapatid niya. Okay. So ngayon, so paano ba natin susubukan ang proper, no, na pag-crop feeding o force feeding. So sabi ko na nga kanina, no, mga ka-chong mga guys, pag kino-force feeding po natin sila, kaya kinakailangan hawakan natin yung ulo nila, okay? Lalapit natin sa camera ng mga ka-chong mga guys. Ayan. So ganyan. So ito po ay medyo mailap, so tamang-tama. So kanina kasi yung isa ay medyo nasasanay na siya or sanay na po siya. So ngayon ito naman ay medyo mailap, no? So kahit iganon mo siya, hindi na lumalapit din niya naman. Although may tendency na ganun, pero parang may hesitant pa rin siya. So ngayon, ano mga ka-chong mga guys, for demonstration kung paano ang proper, una-una po uulitin ko, ano, hawakan natin yung ulo niya. Okay, ayan. So medyo nagre-resist siya, di ba? So and then dahan-dahan natin ipasok. Okay? So pag naipasok na po natin, dahan-dahan natin itatayo. Ayan. Ayan, pag naitayo na natin, dahan-dahan natin igaganyan at saka pipindutin natin ng dahan-dahan hanggang sa maubos yung laman sa siren. So ayan po. So very simple lang po mga ka-chong mga ka-guys. Di ba? So ayan. So ngayon ay busog na po si Yori. So itong pangalan na po ay si Yori mga ka-chong mga guys. So ayan, makikita nyo dito ay busog na po siya. So ayan po mga ka-chong mga guys. So sana po makakuha kayo ng tips kung paano natin sila i-force feeding at paano po natin sila i-crop feeding. So ayan po. So ayan po mga ka-chong mga guys. Dumaan na naman po ang isang video ito. So sana po ay meron naman kayo natutunan sa aking mga tips, no, paano talaga yung proper na pagpapakain ng ating mga alaga, lalong-lalo na siguro kung maliit pa, no? So yun po. So antabayanin niyo po yung aking mga susunod na mga video mga ka-chong mga guys, no? Kasi itong dalawang ito, si Yuri at saka yung isa pa, sabi ko nga kanina na sa intro ko pa lang mga ka-chong mga guys. So kayo po yung magpapangalan ng aking isang alaga, no? So, kukunin ko po sa inyong comment dito sa comment section. So, basahin ko po yun isa-isa. So, kung sino yun po yung magustuhan ko na pangalan, so yun po yung ibigay ito sa kanya. So, yun po mga ka-chong mga guys. So, shout out po sa ating mga masubib natin, mga panonood, yung mga subscribers po natin. Salamat po sa inyong pag-subaybay. Again, so, since wala po tayong update, so ito po ay nasundan ngayon. So, welcome back mga ka-chong mga guys. So yun. So nandito na naman po ulit si Hubert Simply Vlog. Maraming salamat po sa inyo at saka ingat po kayo. Bye for now.
guys, welcome back to my channel.